everyone! Again, welcome dito sa ating channel. Again, this is Yana. At ang isushare ko sa inyo ngayon ay kung paano nga ba makapag-apply ang isang OFW doon sa program ng ating gobyerno na pabahay para sa mga bagong bayani housing program. And meron itong 9 steps na kailangan nating sundan para makapag-apply. Actually, ito ay para sa mga OFW and government employees. So, ishare ko lang guys. This month kasi, nag-try kami na nag-apply since si husband ko nga isang OFW. Nag-submit kami ng application via online. Pero guys, kapag mag-apply kayo online, hindi pa doon natatapos yung process ng ating pag-a-apply. Okay? Now, I think mga 5 days nakatanggap kami ng email from NHA or National Housing Authority na parang acknowledgement na natanggap nila yung application namin. And then, doon sa email, meron silang mga steps na sinabi. Nilagay nila yung mga requirements na kailangan i-submit. Nilagay nila yung mga qualifications, yung klase ng bahay na pwedeng ma-avail kapag isa tayo sa mag-qualify na pwedeng makakuha ng pabahay para sa mga OFW. At may mga instruction din na nakalagay doon sa email at isa-isahin natin yan sa video na ito. At syempre guys, ipapakita ko din sa inyo yung mga sample picture ng mga bahay na pwede nating ma-avail once nga na mag-qualify tayo or isa tayo sa pwedeng makakuha. I-share ko sa inyo kung ano yung kinaganda kapag ito yung i-avail natin. Application to purchase a house and lot package housing unit under the tahanan ng Bagong Bayani Housing Program. Ito yung sinasabi ko kanina na qualifications and instruction na 9 steps na kailangan nating sundan para makapag-apply ng tinatawag na pabahay para sa mga Bagong Bayani Housing Program. Ang number 1, syempre, dapat isa tayong OFW at kung hindi man isang government employees. Okay? Number 2, dapat meron tayong updated payment account kapag isa na tayo sa mga awardee ni National Housing Authority or NHA. And number 3, he/she must not be more than 65 years old at the date of application and not more than 70 years old at the time of maturity of the housing loan. Number 4, if retired government employee, he/she may avail the housing benefit within 1 year from the date of retirement and shall pay an outright cash. Number 5, if you are eligible or qualified, you may fill up the application form here using the website or download application to purchase house and lot form. You may also download the other requirements from the list provided. Ilagay ko sa description below kung saan natin pwedeng i-download yung application form or kung saan tayo pwedeng mag-fill out online. Number 6, based on the availability of the project listed on this website, choose your preferred housing project. Click GEHP project to check out available housing project. So, makikita pa rin natin sa website yung mga available na housing project, kung saan or anong address. And then, syempre, doon na tayo mamili. Lagay ko na lang din sa description below kung saan natin makikita yung mga availability of the listed project. At number 7, for the mode of payment, the applicant may opt to pay through end-user financing, MTO, pag-ibig, or cash sale. For end-user financing, via MTO, pag-ibig, kindly fill out NHA forms, pag-ibig forms, and all requirements stated on the checklist of requirements. Cash sale, staggered, cash in-house financing, installment payment, kindly fill out National Housing Authority or NHA forms and all requirements stated on the checklist of requirements. Actually, nag-inquire na rin kami doon sa nag-email sa amin. Yung available lang ay yung in-house financing. Wala sa kanila yung via pag-ibig. Number 8, make sure your application form is notarized prior to the submission of documentary requirements. Number 9, yung mga application and requirements pwede natin i-submit sa office ng National Housing Authority na pinakamalapit sa ating location. Siyempre, yung sabi nga sa number 8 na yung application form ay dapat notarized. Bago natin pag-usapan yung checklist of requirements, ipakita ko muna sa inyo kung paano kami nag-apply sa online, kung paano kami nag-fill out online. After nyo na mapanood yun, papakita ko din sa inyo kung ano nga ba yung email na natanggap namin. Okay? So, let's watch this. Dito, pwede mong ma-check sa website nila kung ano nga ba yung mga
projects na available, yung mga completed project, yung mga ongoing project, at upcoming project. Okay, makikita mo din yung address kung nasaan yung mga project nila, kagaya nga ng mga ito. Ongoing project nila, ito, meron sa Acacia Greenfield Homes, Region 3, Barangay Manaknak, Palayan City. At sa Blue Farm Village, Barangay Biao, Escuela Tubuk, District Davao City, Davao del Sur. At ganyan yung parang design ng house. At yung ongoing pa nila ay sa Luway Place. Meron din sila sa Camp Magsaysay, Casa San Miguel, sa San Jose Tarlac ito. At meron din sila Ciudad de Dahican sa Purok San Francisco, Barangay Dahican, Mati, Davao Oriental. Meron din sila sa Crown State, Barangay Bobonan, Alangalang, Leyte. At sa Kapyaan and Madayao. So actually marami yung mga ongoing projects nila. And then pwede rin nating i-check itong upcoming. Ayan, upcoming projects. Actually dito ako nagka-interest yung dito sa National Capital Region, yung sa Crescente 1 sa Barangay Santolan, Pasig City. Meron din sila sa Bantay, Ilocos Sur. Dalawa pa lang yun. Pero hindi ko alam kung updated itong nasa website ni NHAGEHP. Kung gusto mong mag-apply, balik tayo dito sa number 5 and i-click natin yung fill up the application form here. Government employee or overseas Filipino workers. So, syempre, ang apply natin ay yung OFW. Actually, pwede natin i-download tong application form dito. Just click here to download. Okay? Kung nandito na kayo sa website. Okay, so sabi ko nga, ilalagay ko sa description below yung link kung saan pwede tayo mag-fill out online. And then, once na kapag-fill out ka na, makakatanggap ka ng email from NHA. Kung gusto nating mag-fill out online, eto siya yung mga kailangan nating sagutan. Yung A, for purchase of house and lot package under the GEHP through cash sale, staggered cash, and user financing. Then, in-house financing installment. So, dito, mamimili ka kung saan mo gustong mag-avail or kung anong address or saang address mo gustong kumuha ng pabahay. Type of housing, mayroon silang two-story duplex, one-story duplex, at low-rise building condominium. As OFW Filipino worker, and ito yung kailangan nyong sagutan, applicant identity. Dito, kailangan lang natin i-fill out itong applicant identity. Okay, last name, first name, middle name, mother's surname, residence address, place of birth, email address, date of birth, tapos civil status, citizenship, and then yung contact number, office number, and TIN number. Tapos GSIS, SSS, pag-ibig, policy number, applicant spouse, and then date of birth. Pangalawa, yung applicant employment status. Andito yung nature of employment, name of agency, income, address of agency, or corporation, at number 3, applicant family composition. Ayan, and then next, total family income per month, kailangan lang nating i-declare, at yung family real property holdings. Para sa mga OFW, kailangan nyo lang mag-attach ng OEC. Choose file, dapat meron na sa cellphone nyo kung cellphone yung ginagamit, or meron nang nakasave sa inyong laptop kung laptop naman ang inyong ginagamit. Pero kung gumagamit kayo ng cellphone, pwede nyo namang picturean. And then, I'm not a robot. Okay, so click nyo lang yan. And then, just click submit kapag nasagutan nyo lahat yung mga impormasyon na kailangan nila or hinahanap nila. Okay. So, ito guys yung mga requirements na kailangan yung i-submit. Or para sa National Housing Authority requirements, para sa mga OFW, dapat meron tayong may submit na application form, at syempre yung overseas employment certificate, yung proof of income any of the following, certificate of active in service, proof of identity or civil status, and government issued IDs. Pag naman pag-ibig fund upon loan application, dapat nakapag-submit din tayo ng housing loan application and proof of income at a valid ID with signature from the seller naman or borrower, TCT tax declaration, contract to sale, vicinity map, sketch map.
and other requirements yung health insurance. After natin na nakapag-submit ng application, ito nga yung sample nung email na na-receive namin. After 5 days nung nag-apply kami online, nag-submit kami ng application. Magandang araw, nagagalak ang aming tanggapan na kayo ay interesado sa OFW Housing Program. Bilang tugon sa adhikain ng administrasyon ng Pangulong Rodrigo Duterte na magbigay ng sariling pabahay sa mga Pilipinong walang tirahan, lumagda ng isang Memorandum of Understanding MOW ang National Housing Authority or NHA at ang kagawaran ng paggawa at empleyado DOLE upang matugunan ang ating mga overseas Filipino workers sa pamamagitan ng pabahay sa mga proyekto ng National Housing Authority na may disenyo tulad ng sumusunod. Ito naman yung mga types ng bahay na pwede nating ma-avail kapag isa tayo sa mabiyayaan na pwedeng makakuha ng pabahay para sa mga OFW. Ang number 1 or yung type A, ito yung 2-story duplex na mayroong 80 square meter lot area at 60 square meter floor area. At yung number 2 or type B, ito yung single-story duplex na merong 100 square meter lot area at 50 square meter floor area. Number 3 or yung type C ay ito yung tinatawag natin na row house. Ito naman ay merong 40 square meter lot area at merong 26 square meter floor area. At yung last or type D, ito yung tinatawag na condominium type na may 36 square meter at 42 square meter per unit. Pero ayon doon sa email na natanggap namin, sa kasalukuyan ay type A at type B pa lang yung completed. At yung type B at type C ay kasalukuyan pa na pinag-aaralan kung saan i-put up or kung saan ilalagay yung mga pabahay na yun or yung gagawin mga bahay na para nga sa mga OFW at sa mga government employees. Doon sa email na sinend nila, meron din silang nilagay na market survey form for OFW housing program at meron din yung listahan ng mga proyekto na maaari niyong pagpilian at nakakalagay din doon yung application form at checklist of documentary requirements. Parang ito sa OFW housing form and checklist requirements. Okay? So, sana makatulong ang video na ito sa inyo kasi nga, once nag-apply kayo online, mag-i-email naman sila or meron kayong matatanggap na email from National Housing Authority at i-guide kayo kung paano yung mga susunod na steps na kailangan yung gawin. Okay? Ito yung mga kwalifikasyon. Ayon nga sa email na natanggap namin, ang number 1, ang mga kwalipikadong aplikante ay ang mga permanenteng nagtatrabaho sa kahit anong sangay ng gobyerno, pamahalaan at mga OFW. Pangalawang kwalifikasyon, kung dati ng awardee, siya ay dapat walang outstanding account sa National Housing Authority. Number 3, siya ay hindi dapat hihigit sa 65 taong gulang sa petsa ng aplikasyon at hindi hihigit sa 70 taong gulang sa pagtatapos ng housing loan. Number 4, kung ang aplikante ay retirado, maari siyang mag-apply sa loob ng 1 taon mula sa petsa ng pagre-retiro at magbabayad ng outright cash. Ito pa rin yung napag-usapan natin kanina, website ni NHA or National Housing Authority. Palisin naman rin nila sa email para at least nga naman makita natin and then hindi tayo malito. So, ang duplex type housing ay may estimate selling price na 1.9 to 2.1 million na maaaring bayaran sa loob ng 30 taon. At merong tatlong opsyon na pagbabayad. Pag maka-avail tayo ng pabahay niya para sa mga OFW or government employee, option 1, yung tinatawag na straight. May estimate na 12,000 per month na maaaring bayaran sa loob ng 30 taon. Number 2 or option 2, yung tinatawag na escalating. May estimate na 5,000 per month sa unang 5 taon. At tumataas ito bawat 5 taon na maaaring bayaran sa loob ng 30 years. At option 3, yung may estimate na 8,000 per month sa unang 5 taon at tumataas ito bawat 5 taon na maaaring bayaran sa loob ng 30 years. Para sa mga OFW nga, isa sa pinaka number 1 na requirements talaga na dapat meron tayo ay yung OEC. Ayon doon sa email,
na nareceive natin, ang sabi magkakaroon daw ng online portal website si NHA or National Housing Authority kung saan pwede tayong makapag-upload ng ating requirements. At pwede nyong i-follow itong mga page nila sa Facebook para mag-guide pa tayo sa mga ibang updates. Pwede nyong i-follow itong National Housing Authority na page. And then, pwede nyo rin i-follow si NHA, Tahanan ng Bagong Payani page. At ang isa pang Facebook page nila ay itong NHA GEHP. In case may mga katanungan pa kayo, pwede kayong magtanong din. Doon sa mag-email sa inyo once nag-submit kayo ng inyong application online, kagaya namin. Anyway, thank you for watching. Sana mayroon kayong napulot na idea na naman. Especially sa mga OFW, I think maraming follow dito sa ating channel ng mga OFW at maging sa ating Facebook page. So maraming salamat. Itatry ko na itignan yung mga ibang mga programa para sa mga OFW. Thank you for watching and bye-bye!